Magandang gabi sa ating lahat. Narito na ang latest weather balita sa mga oras na ito. Ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng maging bagyo sa Biyernes o Sabado, posibleng lumapit sa Northern Luzon sa susunod na araw. Tuluyan ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi ang isang patuloy na binabantayang aktibong low pressure area na posibleng maging ganap na bagyo sa mga susunod na 24 to 48 oras. Bibigyan ito ng local name na Maring PH ng Pag-asa sakaling maging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nananatili ang banta nito sa bahagi ng Northern Luzon kung saan ito posibleng lalapit at daraan. Ngunit dahil sa inaasahang malawak at malapad na sirkulasyon nito, posibleng buong Luzon at halos buong Visayas ang makakaranas ng mga pag-ulan at bugso ng hanging dala ng sirkulasyon ng sama ng panahon at habagat simula sa weekend hanggang sa mga susunod na linggo, October 10 to 14. Paghandaan po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na maaapektuhan ng husto ng potensyal na bagyo. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Lannie, pero isang panibagong sama ng panahon nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, kung saan magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pinangangambahan din ang paglakas nito bilang bagyo at tatawaging bagyong Maring. Sa ngayon, nakikita ang tsansa nitong mag-landfall sa Hilagang Luzon. Wala pang direktang epekto sa bansa ang nasabing low pressure area, pero ang trough ng kalalabas lang na bagyong Lannie ang patuloy na magdadala ng mga pag-ulan. Samantala, ito ang magiging lagay ng panahon bukas. Sa datos ng Metro Weather, buong araw ang tsansa ng ulan bukas sa Central Luzon, Mimaropa at Ilocos Region. Sa hapon, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Luzon. Maging handa po sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na doon sa mga mabababang lugar. Sa Visayas, posibleng ulanin ang western and central portion sa hapon. May mga pag-ulan din bukas ng hapon sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, may tsansa rin ang mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa mga bago pang update. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.